Hi guys, it's me, it's Doc Yael. We are on our second vlog, and at this vlog po, I'm going to give you my professional opinion to what happened sa baby ni Miss Jelay Andres, which is Chicken. It's actually a dog, no? Unfortunately, kasi tinamaan siya ng parvo and distemper. Unfortunately, Chicken passed away a few days ago. I just want to give my deepest condolences to Miss Jelay. No? I'm sorry kasi nawala talaga si, hindi talaga kinaya ni Chicken yung kanyang sakit. No? I hope you will find peace that someday we will meet Chicken again. I hope to meet Chicken someday. No? So, this video po is not intended to offend anyone. This video is intended to share my knowledge regarding parvo and distemper. Just want to inform everyone that wala tayong nire-represent na any veterinary facility. No, clinic or hospital, wala po. This is solely my own professional opinion. And I hope meron po kayong matutunan. If you're a new fur parent, you can subscribe to my channel. No, I'm going to post several videos. As much as possible, we can post at least once a week or a month. I'm not sure. Depende kung gaano tayo ka-busy. Going to post videos, tips on how to take care of your dogs and cats, your pets. I'm going to post videos on how to prevent certain diseases. So, especially ngayon, uso daw yung parvo. So, mag-subscribe po kayo, and I hope you would enjoy and meron po kayong matutunan sa mga videos natin. So, ito na guys. Papanoorin natin yung video. It's a 30-minute video, so hindi natin i-finish talaga yung 30 minutes. Doon lang tayo sa mga part na makakabigay tayo ng medical advice. Actually, beforehand, napanood ko na yung video. And ang sakit-sakit talaga. It's one of the saddest video about a fur parent losing their baby. Mafe-feel mo talaga yung pain ni Miss Jelay. Kasi doon talaga makita mo talaga kung gaano niya ka-love si Chicken. Actually, kumapunod mo mga previous videos niya sa mga vlogs niya na nandyan si na Chicken, you would see how much she loves her babies. So, this is really painful for her. No? So, actually, even me, hindi ko yung ma-imagine kung meron din masamang mangyari sa mga baby ko. So, yeah, let's watch the video, guys. Hindi ako nakatulang mo lang. Kumaga na. Kakainip ko kasi meron bad news eh. Na-confine kasi si Chicken kahapon. Hindi na lang naman siya sa bahay. Iniingatan naman namin. Hindi ko nga pinapalabas. Hindi ko yung nalilingat sa akin. Kaso. Okay guys, so kung nabasa niyo po yung post ko about parvo on my Facebook page or napanood niyo yung previous video ko about parvo, so in-explain ko po doon na hindi porket indoor po yung aso nyo, eh, hindi na po siya matatamaan ng sakit. One way po na makukuha niya pa rin yung sakit, especially yung parvo, if yung mga sapatos or chinelas natin na ginagamit sa labas ng bahay, eh, pinapasok nyo sa loob. No? Doon po na papasok yung virus. That's one way na papasok po yung virus sa bahay nyo. And then, there are actually times, diba, na niwa-walking natin yung alaga natin sa backyard natin. So, ayan, contaminated po kasi all over the Philippines po, contaminated po tayo ng parvo. So, if for example lang, may mga aso sa labas ng bahay nyo, baka carrier sila ng sakit. So, ayun, that's one way na makuha niya po yung sakit. Meron akong dalawang malaking aso, di ba? Si Gucci tsaka si Kitty. Eh, yung gate namin may ganun-ganun. Minsan nakakalabas sila pag may luwas, pero dyan lang sa labas. Complete vaccine naman sila. Kaso lang merong mga aso na tagalabas. Yeah, she mentioned about the vaccine. So,
kapag hindi pa po kumpleto yung bakuna ng aso nyo, huwag nyo po talaga siyang ilabas ng bahay because napaka-susceptible po talaga nila ng sakit. And medyo matapang po talaga yung virus na to. So, kapag hindi bakunado yung aso nyo, hindi ko sinasuggest na i-walking sa labas ng bahay or sa park. No? Kasi that's one way na makakakuha po sila ng sakit. And then there are actually cases from which fully vaccinated yung dog, but if, for example, lang stress yung katawan, mahina yung kanyang immune system, may chance pa rin po na makuha niya yung sakit. Pupunta doon, parang dinadalaw sila. Siguro may virus yun. Tapos pagpunta dito, nahawaan si Chicken. Kaya naka-confine siya ngayon. Meron siyang parvo. Yung sakit-sakit na po. At sumasama na loob ko kasi nung una, di ba, si Chicken, wala naman sakit yun. Yung unang Chicken, na-disgrasya lang siya. Kaya at sumasama na loob. Oh, tapos, umukoy na ako eh. Umukoy na ako kasi may pangalawang Chicken eh. Tapos ito na naman. Mas mabigat kung sakit-sakit naman. Kaya talaga masakit talaga sa part ni Miss Jelly kasi dalawang beses na eh. Yung first niya na Chicken passed away because of a vehicular accident na nasa gasaan. And then, the Chicken right now naman is tinamaan ng parvo. So, losing two babies, baka one year time lang to, is, yeah, very painful for her. Sorry. Sana kumulik si Chicken. Wala nung nandun si Chike, nakakatulog na ako. Dati hirap na hirap ako matulog. Nung dumating siya, nakakatulog na ako kasi may sumisiksik sa akin. Lagi siya nakasiksik sa leeg ko. Basta lagi siya nakasiksik. Kulit-kulit ko, tawag ako ng tawag din sa hospital na bed. Pati dun sa doctor, text ako ng taxi. Sinusto ko ng update. Baka nakukulitan na sila. Ngayon, umaga na ulit. Hindi ako natulog. Gusto ko na okay, sa part na to, it's your right as a pet owner to receive updates talaga time to time. Depende sa pinag-usapan nyo ng vet kung how many times siya mag-update in one day. Kung every hour, every 2 hours, every 3 hours. Depende po sa pinag-usapan nyo. But it's your right na dapat mag-respond sila sa inyo. Mag-give ng updates as soon as possible. No? But wag naman nating madaliin na every minute kasi baka meron din namang hinahandle yung ibang vet. Baka may inaalagaan pa. No? So, most of the time ako before nung nagpa-practice pa ako sa isang hospital, if something is wrong with the dog, dun tinatawagan agad yung owner, tinatexan agad kapag hindi sumasagot para at least ma-receive po nila yung update, alam po nila kung anong nangyayari sa kanilang alaga. No? Especially kung tayo, kasi siya for example sa akin, if na-admit yung aso ko and then sa hospital, I would want to receive updates time to time kasi ako hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya, no, kung nag-iimprove ba, nag-deteriorate pa. It's really important na maka-receive kayo ng updates from them, no? It's your right, remember that. Natatakot ako kasi yung mga naririnig ko sa farm, diba, yung mga may farm na babatay yung mga aso, nasasaktan ako na may MSPOR. Hindi ko kaya, sana kumaling siya. Hindi na lang ba ako nakatulong? Naantay ko mag-umaga para mapuntahan ko na. Tapos sabi nung ngayon, inex ko na tinex yun sa vet, sabi. Tumikim naman daw ng pagkain, konti. Tapos nagtatae pa rin, tapos mataas daw yung lagnat pa din. Pero unang nagtae pa lang siya, nung water yung tae niya. Tinala ko agad kahapon. Nakasumuka kasi na buong araw ayaw niya kumain. Tinala ko naman agad na agapan naman, pero mainit. That's actually really good for Miss Jelly kasi that's a good sign of her parenting, no? If something is wrong with your dog, your cat, if you see something is wrong na bumasa yung kanyang tae or nagsusuka siya, nanghihina yung inyong alaga, first thing na ma-observe nyo siya, much better mapa-check up nyo po siya as soon as possible because there are cases na mas maagapan, mas madaling gumaling. But sa case kasi ng parvo, it's a progressive disease. Although, malaking factor kung mas maaga siyang matitreat, no? But, depende kasi siya sa katawan. There are actually cases from which na-admit yung aso, magsigla pa siya, no? Nagsisuka lang. So, progressive kasi yan. Hindi porket dinala nyo sa vet is ma-okay na agad yung aso. No?
There are cases na first day pa lang, gumaling na agad pagkabukas. But there are cases na it would take 7 days or more pag before maka-fully recover yung inyong alaga. No? So, case-to-case basis po tayo, but the sooner po nating ma-treat yung problema, mas mataas po yung chance na ma-okay po yung mga alaga natin. Makapulog si chicken sa kamay ko. Ayun mo. Ito na latag. Kasi sumasama siya sa akin doon lalag. Lumalabas siya sa ano, tapos nakapulog siya. So, as you can see po sa video, mas active si Chicken sa presence ng kanyang mama kasi yun naman talaga. Ako usually sinasuggest ko talaga sa mga pet owners in case lang ma-admit yung kanilang mga alaga, visit as frequent as you can. No? Importante kasi yung presence nyo eh. Ako if hindi pa naman kailangan i-admit yung pasyente, wag natin, hindi ko ina-admit. Kasi mas mabilis kasi yung recovery ng pasyente kapag kasama nila yung kanilang fur parents. So, in cases na kailangan talagang i-admit yung aso, you have to visit the clinic as frequent as you can. No? Kasi yung presence niya talaga malaking factor siya sa recovery ng inyong alaga. So, if visiting hours, you can stay there the whole time. There, sa previous hospital ko, around 9 a.m. hanggang 5 p.m. ang visiting hours, the fur parent can stay there throughout that time. Para in case lang na papakainin yung kanilang alaga, sila yung mag-feed kasi mas kakain sila compared kapag ibang tao. Kasi kapag admitted yung aso, ibang tao yung nag-aalaga, bagong lugar. So, nasistest talaga yung aso paminsan. So, that's presence ng owner, that's one way makakope sila sa bagong environment. No? Kapag sila ang mag-feed, mas kakain sila, mas masigla sila. No? Tsaka kapag, for example lang, admitted yung patient, ilalagay natin sa lap, matulog yung ating mga alaga, mas nakakatulog sila ng mahimbing kumpara sa cage. No? So, malaking factor po yung presence nyo. No? Sa'yo, ikaw chicken, uwi na tayo. Happy na si chicken! Ang cute po ng chicken. Chicken. Alam mo yun, green dog po rin yung ganito eh. Oh, baby! Hindi kumain kuya, no? Hindi po kumain. Paano yan? Hindi siya kumain. Eh, ngayong buong araw, hindi po kumakain. Hindi, kasi subuan ko yung kakain yan. Kumakain naman siya sa subo eh. So, uwi ko na si... Doon akong part medyo nag-disagree. Kasi, hindi pa kasi 100% okay yung pasyente eh. Kung stress lang naman yung factor, you can visit as frequent as you can eh. No? Kasi kapag hindi pa okay yung aso, hindi pa siya ideally i-discharge. Kasi mataas yung chance na baka magpo-progress yung sakit, mas mag-worsen siya. No? Kasi, especially sa case ng parvo na nagsusuka, saka dumudumi ng, paminsan, bloody. So, in cases of diarrhea, mas grabe yung electrolyte loss, mas magiging mabilis yung dehydration sa kanya if hindi siya naka-IV fluids. No? In terms of the IV fluids naman, hindi ko sinasuggest na iuwi yung pasyente na naka-IV. Number one, pwedeng ma-underdose. Kulang yung kanyang fluids na ma-receive within the day. So, hindi rin yung maganda kasi parang useless naman yung fluids if hindi niya na-receive yung tamang amount. Number two, pwedeng ma-overhydrate yung pasyente. Ibig sabihin po nun, sobra naman yung fluids na marireceive niya. So, delikado yun. Pwedeng malunod yung pasyente. Pwedeng po mag-accumulate sa puso, sa baga. Depende po kung saan mapupunta yung fluids. No? So, may certain amount lang po kasi ng fluids na pwedeng niyang ma-receive within a day. Kapag sobra po yun, pupunta po yun somewhere sa kanyang katawan. Mag-accumulate sa kilikili, paminsan dito sa kanyang yung mga jaw, paminsan sa baga, paminsan sa puso. So, delikado po yun. No? Pwede po yung mag-cause ng cardiac arrest or respiratory arrest. Happy birthday!
Chicken! Actually, good thing dito sa part na to, napaka-active ni Chicken. Saya, ikaw, Chicken! Uwi na tayo! Happy na si Chicken! Kasi siguro confident din yung vet or si Miss Jalay na iuwi si Chicken kasi very active siya. Hindi ko nga yung Chicken kasi mas masaya siya dun sa bahay, I think. Baka mas madali siyang gumaling. Tinan niyo, namumutla. Oh, hindi color pink si Chicken. Si Chicken color pink yung uso tsaka yung ilong. Ngayon, ang putla-putla. Ang putla-putla. Yung discoloration po, yung pagpamumutla niya actually is a sign of dehydration and then anemia. Especially sa cases ng parvo, nagbo-bloody diarrhea sila, so may blood loss sa katawan. So that's one way po maa-assess nyo if nag-worsen yung condition. So makikita nyo sa gums, if pale yung gums, or dry yung nose, no? So that's actually a sign that nag-worsen yung case. No? Ah, baby ko! Putla-putla niya. Kulay pink yan eh. Ngayon, maputla. Hindi siya pink. During the hot compress, it's really important na ma-check niyo po yung temperature niya before po kayo mag-hot compress. Okay? So, pwede pong gamitin yung human thermometer. Insert nyo po siya sa puwetan ng inyong alaga para ma-check po yung temperature. So, ang normal temperature po sa aso is 38.4 to 39.4. So, if mababa po yung temperature niya, hindi rin okay. Kung mataas, meaning nilalagnat po yung aso. So, before nyo po i-hot compress yung inyong alaga, i-check nyo po muna yung temperature. Baka, for example lang, mataas yung kanyang temperature, huwag nyo nang i-hot compress. Mas tataas po yung temperatura sa katawan niya, hindi po yun maganda. Okay? In case naman, kung magko-cold compress kayo, kung mababa na yung temperature niya, baka maninigas na yung aso sa sobrang lamig. Okay? So, check the temperature first. Communication. Importanteng kinakausap nyo time to time yung dog nyo. No? Malaking factor din po yung parati nyo siyang kinakausap. Pero papahingin nyo naman siya time to time. Pero much better po talaga kinakausap natin. Feel nila na nun yung presence natin. Ito po, tip on water intake. You can ask your veterinarian how much water ang pwede niyong ipatake within a day. You can ask how much every 6 hours, every 3 hours, depende sa inyo. Kung how much frequent yung bibigyan ng water yung inyong alaga. But ideally, every 3 hours, every 2 hours, dapat parang water intake yung inyong alaga. Then, you can ask your veterinarian if how much. Kasi, depende kasi yan sa body weight if how much water per day ang kanyang ma-receive. So, i-divide natin siya for how many hours within the day. And then, every 2 hours, ganito yung amount na ipapainom natin. No? Kasi yung cases kasi ng parvo, hindi mo kasi siya pwedeng sobrahan ng mga oral fluids, oral na mga gamot kasi mas isusuka niya lang yon. So, kailangan natin siyang i-limit. So, ask your veterinarian for water intake. Other than that, you can mix dextrose powder kasi yun nga, nagsusuka, nagtatae, may electrolyte loss. So, maganda rin na may oral salts na ma-receive yung kanyang katawan, no, sa tuwet na pinapadaan natin sa tubig na iniinom niya.
So, dapat tayong tulog. Dinala na ulit natin si Chicken. So, ayan, binalik pa. Tapos, ayun, medyo hindi okay kasi ang dami niyang tinae. At saka, sinuka. Hininamina na siya. Hindi ko na alam nang gagawin ko. Sana makayanan na lang niya. Lutong na ako. Hindi pa rin ako natulog hanggang ngayon. Hindi pa rin ako kumakain. Ngayon, galing na ulit kami sa vet. Ayan si Chicken. And hindi ako nakatulog kasi binuntayan ko siya ng sobra kada galaw niya. Sinecheck ko rin yung dextrose niya kung okay yung pagpatak. Tapos kaninang umaga, dahil hinang-hina na ako, hindi na ako yung nagdala sa kanya, kundi si ate ko tsaka tita ko. So ngayong hapon, syempre dalawang beses siya babalik, diba? Ngayong hapon, ako naman ang pumunta. Nakakapanlumo, ilang beses sumuka. Kala ko kanina, iwanan na ako ni Chicken kasi... Hindi ko sinasuggest na ibalik-balik yung pasyente, back and forth, every day, back and forth. Umaga, hapon, balik-balik sa vet. Nakaka-stress kasi yun sa katawan yung pag-travel. Imagine may sakit yung aso, tapos ito travel siya back and forth. Back and forth. Unless lang siguro malapit yung clinic, pero kapag malayo yung clinic, hindi ko sinasuggest na i-transport siya time to time. Kasi nakaka-stress yun sa katawan eh, mahina na nga siya. And tayo mismo, kapag nag-travel tayo, di ba, nakakapagod kaya kahit nakaupo lang tayo. So, stressful kasi yung pag-travel sa katawan. The number two, pwede siyang makakuha ng sakit. Kasi mahina yung kanyang immune system, may chance na makakontract siya ng ibang sakit sa pag-travel niya. Although, nasa private car lang naman din siya, which is at least lessen yung chance na makakuha ng ibang sakit. But, tip yun sa iba, in case nagkukommute pa kayo, na much better po i-admit nyo na lang kasi mas-stress lang po yung aso kapag i-travel nyo siya back and forth. Baby! Si Chicken! Lalaban yan si Chicken namin eh! Fighter yan! Lalaro pa tayo eh! Diba? Lalaro pa kami ni Mami yan eh! Ito yung mahirap na part. Nakakuha nga siya ng respiratory infection. Then other than that, is distemper nga siya. Hindi ko sure if na-test nga siya for distemper. But usually, I had cases before na nag-parvo sila. Then, after a 1 week, nagka-distemper sila. Kasi mahina yung kanilang immune system. And then, ang distemper kasi is airborne. So, ayun. Napaka-unfortunate for Chicken na dalawang virus talaga yung tumama sa kanya. Parvo and then distemper. Chicken! So, dala namin si Chicken para injection siya, tapos hapon babalik kami, pero sa mga palad sobrang hindi mag- So, in terms of respiratory infection, in cases may clog talaga sa nose niya or may phlegm, nebulization really helps para mag-dilate yung kanyang nasal passages para malabas yung dumi. And then, in case wala kayong nebulizer, pwede po yung traditional na tuob or steam inhalation. So, sa steam inhalation po, you can use Vicks Vapor Rub, mix it with hot water, and then magsi-steam off po yan. So, i-cage nyo po yung dog, then cover it with blanket, then ma-inhale nila yung steam. No? For around 15 to 20 minutes per day, it will help on their breathing. No? And then malabas nila yung mga discharges. Ganda yung nangyari kagabi. Hanggang madaling araw, hindi pa rin ako natulog tatlong araw na. So, ang sakit na ng katawan ko, ang sakit ng dibdib ko, yung likod ko. Kasi gusto ko mabantayan si Chicken. Yun, sumuka siya ng sumuka ng madami. Tumain siya ng tumain. Tinakbo ko siya madaling araw sa bed. Nahihirapan din kayo maghanap ng mga 24 hours na bed. Gusto ko lang sana agapan. And sobrang pangit talaga ng poop niya. Tapos, bumalik ulit ako ng 8 a.m. kasi bubukas na yung bed. So, ayun, nabigyan naman siya ng gamot. So, nilalaglag pa rin siya. Tapos ngayon, parang sinisip ko siya. Ang dami ng pumagapan. Ito yung mahirap
kapag nauwi yung pasyente, in cases of emergency, especially kung gabi, baka mahirapan po kayong maghanap ng veterinary clinic na open pa. There are cases kasi na hindi sila tumatanggap ng emergency cases, especially if madami silang mga pasyente. So, paminsan hindi na sila tumatanggap ng emergency cases kasi it would be unfair sa mga inpatients who are critically ill, no? So, mapapabayaan na sila. So, as much as possible, ipa-admit na lang yung pasyente para at least hindi na kayo mga problema kung gabi. Kasi what if gabi siya magka-emergency? Mahirap yun. Kasi if wala, hindi maagapan yung kondisyon, baka pwede yun yung mag-cause ng pagkamatay ng inyong alaga. Yung sa liver part, actually, there are cases na drug-induced lang yung elevation of liver enzymes, no? Especially if ang case niya is mga maraming gamot ang nire-receive. So, pwede talagang mag-elevate yung liver enzymes, no? And at the same time, kapag in case lang na marami ng gamot na tinitake yung pasyente, much better po magbigay po tayo ng mga hepato protectors, no? Para makatulong po siya, maprotektahan yung liver dahil sa mga gamot na itinitake nila, no? Sakit na yun. Ngayon, luwi ko na lang ulit. Kasi mas magpatutupukan ko ng sarili ko dito sa bahay. Kung anong mangyari, at least ako'y nakita niya ulit. Hindi nagbabantay sa kanya. Naka-ano naman siya, naka-dextrose siya. Chicken, baby? So, medyo sensitive na po kasi yung succeeding part ng video. So, yun na po kasi yung time na nagpapas na po si Chicken. Again po, my deepest condolences to Miss Jelay Andres. If ever meron po kayong question, pwede po kayo mag-direct message sa ating Facebook page or mag-comment down below. No? Sasagutin, susubukan po natin sagutin ang inyong mga katanungan, no? And then, here's the big question. When is the right time na pwedeng iuwi yung pasyente from admission? Number one, dapat hindi na nagsusuka yung pasyente within 72 hours. 72 hours, wala nang pagsusuka yung aso, meaning on recovery na yung kanyang digestive system. Kasi if may problema yung kanyang digestive system, nagsusuka po talaga yung aso. So, good sign of recovery is no vomiting, walang pagsusuka. Number two is dumumi na siya ng matigas. Okay, so remember sa parvo, bumabasa yung dumi. So kapag tumitigas na po yung dumi niya, form na po yung stool niya, that's a good sign of recovery. Okay, so usually kapag nag-diarrhea yung dog, it would take time before siya makapass on ng warm stool. Sometimes it would take 2 days, 3 days before siya, no? Before siya makadumi ng form. Number three, kailangan masigla na yung aso. So, i-compare kasi natin yan from day one hanggang sa araw na gusto natin i-discharge yung pasyente kapag masigla na yung aso. Especially kapag nandyan yung pet owner, active na ba siya, no? Number four is, kaya bang bigyan ng gamot ang kanilang alaga ng pet owner. If kayang i-fulfill yun ng pet owner, kasi hindi naman porket na naka-recover na yung pasyente, wala na siyang mga medicines na iti-take. So, much better po na yung pet owner mismo, kaya nilang gampanan yung role na yun, yung pagbibigay ng gamot, yung continuous. Kasi usually, 7 days yung pagpapainom ng antibiotic, no? Sometimes 10 days. So, depende po sa sinasuggest ng inyong veterinarian. So, that's number four. Number five po, dapat stable yung kanyang temperature for the past 3 days, no? Ang normal po na temperature sa katawan ng aso is 38.4 to 39.4. Kapag mataas po, mataas sa 39.4, may lagnat. Kung mababa naman po yung temperature niya, hypothermic naman po yung aso. So, dapat po stable po yung temperature niya within 72 hours. So, hopefully guys, meron po kayo natutunan sa video na to. Again, this video is not intended to offend anyone.
It is intended to educate everyone, to share my knowledge regarding parvoviral enteritis, no? So hopefully meron po kayong natutunan. Hopefully continue pong i-support yung Facebook page natin, and then ang ating mag-subscribe po kayo sa YouTube channel na ito. Mag-upload po tayo ng mga iba pang videos, educational videos para sa mga new parents, para maiwasan po natin yung mga sakit, and then proper po nagpag-aalaga ng inyong mga aso at pusa. No? So thank you again guys. Hopefully, alagaan niyo po talaga yung inyong mga pets, kumpletuhin ang bakuna, and then mag-maintain po tayo ng vitamins. No? Thank you so much guys, and God bless you all.